Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po si The Singing Bee. Ako po ngayon ay magpapakita sa inyo at i-explain kung ano ba ang mga benepisyo ng kagat na tinatawag natin, kagat ng buboyog o honeybee. Actually, hindi po ito, commonly ang tawag natin is kagat, pero ipapakita ko sa inyo kung kagat nga ba ang ginagamit niya or ang mandible or teeth o ngipin ba niya ang ginagamit sa pagkagat o ibang party ng kanyang katawan. Yan ang aking i-explain dito sa vlog na ito at kung ano yung beneficyo na naibibigay sa ating katawan. So bubuksan natin ang isang beehive na ito. Tapos papakita ko sa inyo, magpapa-sting ako, tapos titingnan natin kung anong mangyayari sa mga ilang segundo at ano ba ang magiging reaction niya sa katawan. Una is smoke natin yung hive. Yan po yung hive natin. Ang character ng bee, lalo na sa umaga, pag dinidistract natin sila, galit yung mga guard bee na tawag natin sa kanila. Sila yung mga kumakagat o sinasabi natin nag-i-sting. So ang gagawin natin ngayon, ipapakita ko sa inyo yung parte ng katawan ng bee na ginagamit niya sa pagkagat na tawag natin. So actually, hindi mismo yung bunganga or mandible or mouth ng bee ang nag-i-sting. Hindi po yan. Kundi dito sa likod niya, yun makita nyo. I hope na makita ninyo ng maigi. Ito yung tinatawag nating sting niya. Ito yung tinutusok niya sa ating katawan at lumalabas yung venom. Yung venom na tawag natin, yun yung pinaka-poisonous nila, which is beneficial sa ating katawan. So, ipapakita ko sa inyo ngayon, magpapa-sting ako, tapos titingnan natin kung anong mangyayari sa bees pag after niyang mag-sting at titingnan natin ang reaction din niya sa akin. So yan, tutusok natin dyan. Ayaw. Yun. So yan po. Dito. So yan, nangagat na siya. Ang mangya yan. Ito yung natinutusok nila galing sa puwit nila. Tapos yung matatanggal yan sa puwit ng bubuyog. Tapos ang mangyayari na sa bubuyog na ito, after in a hour, mamamatay na ito. Or mga matagal, mga ilang oras pa. Pero mamamatay na siya kasi siyempre nawalan na siya ng isang parte ng katawan. Tapos, ito, yan ay kakapit sa ating katawan. Pero ito, pwede mo itong tanggalin. Kasi ito yung ginadyang pantusok. Yan o. Tanggalin ko yung... Pero yung venom... O, yan yung pantusok niya. I hope may makita bird. Pero yung venom niya, pumasok na sa ating katawan. Yan, masakit o. Kaya kung bakit masakit yon, kasi yung venom or yung parang... Kunwari sa injection, yung ini-inject sa atin na pag pumasok yung injection sa atin, masakit yon. Pag pumapasok sa mga ugat natin, ganun din sa ating buboyog. Kaya yan o, oh, masakit na o. Oh. Halos nanginginig na yung aking kamay. Kasi ang time na masakit nga sabi ko, pag pumapasok na yung venom, pero after that, mga ilang oras, mawawala na yan. Lalo pag medyo sanay ka, mawawala na yan. Hindi na siya magsuswell. Tingnan mo. Tingnan niyo po. Oh. Yun, parang ganyan lang ang kagat niya. Ang sting niya, tawag nating sting, hindi kagat. So magre-read lang siya.
So yung bale yung binong pumasok na sa ating sa aking katawan. So i-explain ko sa inyo ano ba ang nakukuha natin sa venom na ito. So number one, ayon sa research, nakakatulong ito pag ikay rheumatic. Yan, galit na sila. Ano ba ang benepisyo na nakukuha natin sa venom o sa pag-sting o pagkagat na tinatawag natin mula sa honeybee? So sa mga rheumatic na tao, nakakatulong po ito sa pag-relief ng pain at saka immune system din ng ating katawan. So pag yung laging ginagawa, pag masakit yan palagi, pa-sting po kayo ng bubuyog. Para hindi nyo po masyadong maramdaman yung sakit na nararamdaman natin pagka umaataki yung gout natin. So, nakailang minutes na po tayo. Ano nang nangyari sa pina-sting ko kanina o tinatawag nating pinakagat? Yan po, nag-swell siya ng konti lang. So, ganyan lang po ang mangyayari sa atin. Pero pag yung mga first time o mga baguhan lang na makagat, magsuswell po yan, lalaki ng malaki, talagang magbalsyan na yung buong kamay, lalaki po yan, baka magaganyan pa yan. Pero pag, siyempre pag nakagagat ka lagi araw-araw, mga kunti lang, parang yan ah, maliit lang po. Siyempre makati rin siya sa katawan kasi nga yung venom andyan na. Pero mamaya-maya, mawawala din yan. Isa pang beneficio nito ay nakakapagpalakas ito sa immune system ng ating katawan. So kunwari lagi kang sinisipon o mga headache ganon, nakakatulong po itong V-sting or yung venom sa ating katawan para kayang-kaya mong malabanan yung mga sakit na dumarapo, yung mga simpleng sakit lang na dumarapo sa ating katawan. Basta ibinibuild up po nito ang ating immune system. At sana po pag-share ako sa inyo ng kahit konti man lang na kaalaman mula sa kagat o sting ng bubuyog na tinatawag natin. Salamat po sa panonood nyo sa aking vlog. Sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng kahit konting kaalaman tungkol sa sting ng bubuyog. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. At hanggang dyan po, The Singing Bee. Bye-bye!